Hey guys, magandang hapon sa inyo. This is Hampong TV once again. Share ko lang sa inyo yung do-it-yourself testing kit dito sa Hong Kong. Kasi pinag-test ako nung employer ko, gawa ng yung driver ng best friend niya is nag-positive. Kaya to make sure na negative din ako. Kasi syempre, alam mo naman, natatakot sila. So paranoid sa nangyayari dito sa Hong Kong kasi talaga medyo malala, 6,000 something, 8,000 per day ang cases na nagpa-positive dito ngayon. Kaya yun, thanks God guys, it's negative. Negative ako, kaya medyo syempre thankful din na at least hindi ka worried na nangyayari sa'yo na gano'n. Ito nga pala yung testing kit na binigay sa akin. Talagang inassure nila na kaharap ako na ano. Ang ano siya, nandito na yung battle niya. Hindi ko naman mapakita sa inyo kasi hindi ko naman ma-vlog kanina gawa na nandito yung employer ko. 50 to 30 minutes makukuha mo na yung result ng test. Ang i-disregate ko lang, meron siyang isang cotton na ito yung parang cotton buds na malaki, mahaba siya. Kailangan mo lang siyang i-coaten sa ilong mo ng mga 5 times each side. Medyo pasok mo lang ng ano para maging accurate talaga sa loob. Then after that, meron siyang isang maliit na tube na may lamang liquid. Doon mo siya yung in-steer mo na cotton bud sa ilong mo is i-dip mo siya doon sa water 10 times. Bale, ito siya. Guys, open mo siya, didip mo ng 10 times, then close mo. Tago mo dito sa bag na to yung mga pinagamitan mo. And then, after that, just close. May open, may yung lid niya na-open, then idadrop mo siya dito sa test kit na to na parang pregnancy test, guys. Yan, dito lang siya. Yan, and then yon after 15 minutes mong na-drop yung 2 drops ng liquid na in-stir mo yung inikot mo sa ilong mo na cotton buds, eto na yung mga ano siya. Pag nasa C, it's negative. Pag nasa T and C, positive. Pag T lang is invalid. It means, or pagka walang line, invalid. Ibig sabihin, maybe may defect yung test kit or hindi proper yung ginawa mo kaya wala silang nakuha ng result. Kaya, awa ng Diyos, guys. Hong Kong Boy TV is negative as of now. And sobrang nag-iingat din kami kasi kailangan makasalalay ang trabaho at ang kinabukasan ng pamilya. Kaya kailangan mo mag-iingat talaga. Kaya sa mga kapwa ko, mga nandito sa Hong Kong, please, take care tayo. Talagang mag-ingat. Okay guys, shinare ko lang sa inyo ang aking video. Hong Kong TV once again, bye. Please like and subscribe. Paalam mga kabagang.